Then po yun dito po sa pihita niya, dapat naka-straight line lang po yung ano. Kasi pagkakabit naman po, ma'am, dapat nakaharap sa inyo para kita niyo kung pantay. Okay, papatong niyo siya. Then dito, sa may pinaka... Kapag niyo lang ang tawag mo dito po. Nakikita niyo, naka-straight lang siya, ma'am. Tapos dito yung clearance niya, ma'am. Then bago niyo siya pindutin. Yan, pagka magaan niya pagpindot, ma'am, ibig sabihin, tama po yung pagkakalay. Tapos takpan niyo na po siya, ma'am. Yan, pag natakpan niyo na siya, ma'am, pwede na niya siya ignite. Hit lang, ma'am, ignite. Tapos dahan-dahan kaya alam. Yung sa plating naman, ma'am, pagka, alam niyo yan, pagkakabit, hindi ito lang sa mantika. Okay, di tayo dun. Sa leak, wala naman tayong nakikita ng leak kanina. Sa pag nakakita kayo, ma'am, ng ibaba, nagkaroon ng leak, unang gawin nyo, huwag kayo tumakbo, huwag kayo matakot, hindi sasabog yan. Unang gawin nyo lang, pihitin nyo lang dito. Pihitin, tapos itaas nyo lang agad para mabitawan to. Ito may auto-lock to, ma'am. May auto-lock to na hindi naman sasabog yan. Pusa siyang hindi na mag-aapoy. Titigil na po yung pinaka-gasolina niya, ma'am. Yun na, ma'am. Okay. Ilala ko lang din. Opo. Tapos po sa paggamit naman po, ma'am, pagka po ano, every 1 hour dapat po nagpapalit kayo. Ba, 1 hour nang ginamit to. Tapos mainit na. Dapat hindi si customer hindi siya magti 3 hours ang gamit. Kailangan nag-cool down kayo ng paggamit ng stove. Para hindi na tutunaw to. Dito pala, may talagang affordable butane pala, pang camping lang talaga siya. Kung pwede nga lang na 45 minutes lang siya. 45 minutes, yes po. Para... Kasi ako din, akala ko pwede siya ng pamanagalan. Hindi pala, kasi nakita din niya po yan, talaga. Nasunog yung clicker, nasunog pa yung likod nito. Dahil po sa... Kaya sobrang... sabi ko, di ba, may natanggal na spring. Sobrang init pala. Sobrang init po talaga. Dito galing spring nun, ma'am, dito. Sa may pinaka-igniter niya, nung nasunog. Yes po, dahil po sa nagsusobra na po tayo sa paggamit, 3 hours na po. Dapat po, every 1 hour or 45 minutes hanggat maaari. 45, palit ka agad. Para hindi talaga uminit. Tapos po ngayon naman, pagkalimbawa, tapos nang gamitin ni customer, lagi pong ibabalik ulit sa off, then angat lang po. Tsaka tanggalin po ito. Siguraduhin po na natanggal to, tapos itapong lang po sa mga... Pag-overnight. Pag-un lugar na hindi naman naiinitan. Yun. Okay, pag-overnight po, nagagamitin nyo. Huwag nyong kakalimutan to na overnight na nakasaksak dyan, nakababa to. Tapos sa umaga, possible po kasi na mangalay yung pinaka-spring niya. Mangangalay siya, pwede siyang pag-ignite nyo, mag-explode siya. Makikita nyo, may apoy na ganun. Pero huwag din kayo matakot, hindi basta-basta. Basta tanggalin nyo lang ulit. I-off nyo lang ulit, then angat nyo lang kagad, tapos tanggalin kagad itong butane. Huwag kayo matakot, hindi sasabog yan. Tanggalan to, pag mainit, sige nyo, kung mainit, kapain nyo lang muna. Pero ito, nag-aapoy ito, mainit. Ito, sigurado naman naiangat mo ito. Pag mainit, huwag mawakan, kumuha na kayo ng basahan. Kunin nyo para mag-aapoy lang, para hindi siya mainit. Pero hindi sasabog. Okay naman, okay naman. Sa paggamit. Tapos yung... Ano ba? Eh, hey, yung pagpupunasan. Yes, para... sa pagpupunas naman, ma'am. Di ba, nakikita nyo, nagmamantika na siya, ma'am. Kailangan siya, ma'am, talaga. O palipunasan talaga siya kapag nakikita nagmamantika na. Gaya na ito, dito. Lalo na dito sa part na to. Tsaka dito sa pihita na to. Importante na hindi siya nagmamantika. Tsaka ito, yung sa pan. Tamang paglalagay. At tsaka yung dito niya, sa side na to, kailangan talaga. O paliwalasang mantika na. Bababa rito. Para pagka nainitan to, hindi rin siya mag-cross ng ano? Ng pile. Okay lang po na basa yung butas. Okay lang po. Basta at least matanggal lang yung ano. Kahit medyo tuyo na rin konti para hindi naman pag ito kalawangan to. Kasi pag basa lagi, magagato naman po. Okay. Kailangan tuyuin nyo lang din para pagka ano. Tapos pagka sa gabi, pwede nyong punas-punasan lang dito. Ganun. Ano para ba? Maiwasan niya yung ano, yun niya, yung pinaka-importante, i-cool down. Cool down. Para less maintenance din ng ano, palit ng ano kalan, less sira. Para hindi siya nagkakaroon ng problema. Pinaka-importante, cool down. Sagad na, pinakasagad na. Kasi ano kung ba? Baga sa tao, napapagod din ang kalan eh. Lalo na kaya lang, may pahinga din siya. Lalo na, kung 3 hours ginagamit niya talaga. Dire-diretso. Pag 3 hours din, talagang ano yun. Hindi na mag-
2 hours, hindi na rin maganda. Basta mga 4, 1, every 1 hour, sagad na 1 hour. Dalawang oras, dalawang beauty, para hindi siya mainit. Kasi nababapad, nadadarang eh. Tsaka yung paglalakas mam nung apoy, totally, hindi talaga siya pwedeng ilagay sa gitna. Kailangan yung customer talaga. Kung mahina lang siya, para hindi sobra init yung pinaka-plating niya. Pagka kasi sumusobra po yung lakas ng apoy niya, sumusobra na yung init. Mas mainit siya, mas may tendency na mas malas. Natutunaw. Kasi sobrang init na. Pero kung mild lang naman siya, hindi sobrang init. Tama lang. Yung kaya lang na itong ano na to. Tapos nakakaluto naman. Maiiwasan natin yung pagkasunog. Tsaka mas maluluto pa yung parte. Mas masarap yung luto. Kaya yun din. Dapat may sabihin that may customer kasi na pakilamerte. Pakulit. Pagka yung sinabi mo na huwag hinaan, babantayin mo, titignan mo. Maya, pagka nakataligod ka na, kalalakasan nila yan. Tapos kunyari, dadating ka, pihinaan nila yan. Paparating ka, tapos pagka umalis ka na, lalakasan na naman yan. Makulit. Ibig sabihin, talagang customer din minsan yung nagiging makulit. Kumbaga talaga, iikot-ikutan nila minsan. Papansinin nyo na lang, mababalikan nyo para maiwasan din. Boy, every 30 minutes, rondaan nyo na lang sila. Para nakita nyo kung mainit, tapos papakiramdaman nyo na lang yung mga beauty nila kung talagang parang sobrang talaga. Tsaka yung paglalagay ng mantika, mga pag kami nakikita na kay customer ng mamantika dito sa side na to. Para din halimbawa magkaroon ng apoy ito, hindi na madami itong mga lamesan ko, lahat papahoy. O yan, punas-punasan lang dito. Para si customer, may kanya-kanya silang pamunas na lang din. Para yung ito, nagpamantika ito, halimbawa ito, umapoy talaga ito. Ngayari, hindi madadami ito. Hindi makukuha kagad, matatanggal kagad. Pero yun, yung ganung factor naman, may iwasan nyo na nga dahil magkukul daw na kayo ng customer. Ayan. Yun lang yun, pagka yung halimbawa ngayon, ginamit pa rin ng 3 hours. Yun lang yung sinasabi ko, yung kumbaga, dagdag safety na lang din, magpunas na lang din ang gato. Pero dahil nga magdadagdag na kayo, magpukul daw na kayo. Kahit hindi na, hindi na masyado. Okay, ano pa? Okay na yun. Tapos yung loob, na to, Mikey, sabi ni Kuya, every time na after na customer gumamit, pwede natin punasan yun. Para hindi siya mamantika, pag dinilaan ang apoy, hindi siya kumangan. Tapos, dapat yung butane, pag in-store natin, lagi nakatayo. Yes. Tapos, yung nga yung paglalagay na patpantay. Tapos, patayin agad. Tapos, yun, advice ni Kuya, dagdag na tayo ng dito. Para sa cool down. Yun po. Pagka nagkakapoy, hindi sasabog yan. Huwag niyong i-mindset na sasabog. Kaya lang po nagkakaroon ng explosion kapag ka lalong natarantay. Iwanan ng customer na bukas, then hindi naman umapoy. Nangyari, pinatay, binuksan ng customer, ignite, biglang nilip yan. Pero kung sakali man na, nakakita ng customer, sasabihin niyo rin kay customer bago nila na, wala man. Sir, pagka po namatay yung apoy, huwag niyo pong bubuksan agad. Kailangan ko titignan nyo. Kailangan, number one, sasabihin nyo kay customer. May customer na makulit, nakakita. Walang apoy. Nakapatay, pero ano, walang, nakabukas, pero walang apoy. Nangyari, makulit, binuksan, kaya mangyayari, mag-i-explode siya. Kaya kailangan unang sasabihin nyo kay customer, sir, para po sa safety nyo to. Para po maiwasan nyo rin po na, halimbawa, ano, kung sakali pong mamatay, sabihin nyo po sa amin, para kung sakali, bubuksan nyo to, hanginan nyo. Para yung mga gas niya na naiipon, tanggal. Yung kaya papanggalin nyo na rin to para sumingaw siya. Ito lang naman yan eh. Dito lang naman nagbumula yung gas eh. Yan, dito. So may pinaka-nozzle yan. Dyan. Nalabas dyan, punta sa bummer. Okay, maganda. Pagka, halimbawa, naipunan, palitan mo na muna. O, pag yung naipunan, palitan nyo na. Kayo na lang magpa-cool down. Oo. Ganun, tapos check nyo na lang. Bago nyo ibigay kay customer, iabot nyo. Check nyo na lang din muna sa loob bago nyo ibigay sa kanila. Bago pagkalabas sa kanila, testing mo muna. Para maiwasan yung complaint talaga na ano. Tsaka pagkadating kay customer, makain na agad. Hindi na mapipiliin niya pa. Hindi ka nakakabahan. Hindi ka nakakabahan. Tsaka yung sa electric pan, ma'am, ano, katulad niya, nung mahina, kailangan babaguhin talaga. Misa kasi mahina yung apoy. Yung talaga, yung problema niya pa, yung sa electric pan, talagang dapat kasi talaga sa ceiling na talaga niya. Iikot ang ganun. Yung pa, yung nakahanginan ko. Si customer naglalagay ng ganyan, tapos nakita lang lumalamig na. Nag-ahanginan eh. Pakiramdam nila malamig yung pala, ano, naluluto naman, mainit naman yung dito. Gagawin ng customer, lalakasan niya. O todo nila yan. Mayari, makulit eh. Sabihin mo, ay hindi pa mainit eh. Pero yung pala, mainit na. Lalakasan niya. Sabi nila na hindi pa daw na. Oh, yun. Kasi
nakatutok sa kanila electric pa, nakala nila hindi umiinit. Pero hindi nila alam, sa gitna niya, mainit na mainit na. Ngayari, this customer mo kulit, lalakasan ng todo. Yun pa yung nagiging problema. Kaya yung electric fan, that's sa mukha lang talaga nila. Para maiwasan din yung customer na talagang ayaw makinig. Talaga yung customer ang number one nagiging problema rin. Yung number one din na, ano natin, yung nagsisipihan din natin, sila din yung talagang buruan din natin. Ngayon, sa proper handling lang, ma'am. Okay na. Masabi naman, ah. Sabi na. Sabi na lahat.